Good morning. Ang papakita ko po ngayon sa iyo ay ang pagluto po ng isang Bicol dish. Ang tawag po ay kinunot. Ang mga ingredients po natin ay 1 kilo ng stingray o yung pong pagi. Ayan po siya. Ang kunin niyo po pag bibili kayo yung nasa lower part kasi po medyo hindi masyadong maraming fish bone. Ayan po, para medyo mas maraming laman. Ganyan na po itsura ng 1 kilo na stingray. Tapos, 7 stalk po ng malunggay. Ayan po siya. 1 cup po ng suka. Ayan po. Ito po, 1 cup suka. Nilagay ko lang po siya sa mug. And 1 tablespoon po of salt. Rock salt po ang gagamitin. Ayan. And 2 inches po ng luya. 5 cloves of garlic. 1 medium-sized onion. Ito po, 3 pieces of siling pansigang. Ayan po, siling haba. 3 pieces of siling labuyo for garniture. Pang-garnish po natin mamaya. Then, 1 half teaspoon po ng semi-ground na black pepper. And for the gata po, gagamit po tayo ng 2 balot. Ganyan po. Yung 30 pesos po ang bilhin nyo kasi yung 25 pesos, maliit po yun. Ang gagawin po natin ay i-slice po muna natin yung mga ingredients. Ayan, pag na-slice na po yung mga ingredients, yung pong kalahati ng luya, kalahati lang po gagamitin muna para sa pagpapakulo natin ng pagi, yan po, at saka sa suka. Okay, pakulaan na po muna natin. Ayan po, nilagay na po natin yung suka, kalahati ng ginayat na luya, at saka yung pagi. Kailangan po kasi ay i-boil siya ng 20 minutes para po mapil na, para mamaya ipipil natin yung mga karne niya. At the same time, mawala po yung lansa ng pagi. Ganyan po ang itsura niya. So after 20 minutes, babalikan po natin siya para po ipipil natin mamaya. Bali, yung suka po niyan, alibawa mamaya may konti pang tira, itatapon po yon. Hindi po yung isasama sa paglagay ng gata. Okay po, bali, antayin natin siya munang lumambot, and then yung ano naman, yung malunggay ay tatanggalin na po natin yung mga dahon ng malunggay. Okay po. Kailangan po lagyan natin ng takip yung pagi habang pong pinapakuloan siya para po mas ma-absorb po ng skin, ng meat, yung pong suka at yung luya ay kailangan din manuot sa kanyang laman para po mawala yung lansa. Ayan na po siya. After 20 minutes, ganyan na po yung itsura ng pagi. Ifi-fillet na po natin siya para po sa paggata natin. Ganito na po ang itsura ng pagi. Pag na-scrape na po natin siya, pag na-fillet. Bali, pag itatanggalin niyo po yung meat, kailangan niyo lang pong i-scrape ng kutsara para po matanggal siya sa buto. Napakalambot niya lang po, kaya madali lang po siyang gawin. Yung pong outer skin niya na kulay black, pag bata pa po, tulad nung nabili ko bata pa, pwede niyo pa pong isama yon kasi malambot pa. Pero pag medyo may edad na po yung pagi, masyadong siyang malaki, medyo matigas na po siya, huwag nyo na lang po siyang isama. Pwede naman po siyang kainin ng mga pets natin. Tulad sa akin, marami po akong alagang pusa. Papakain ko na po sa kanila. So, ngayon po, magigisa na po tayo ng mga ingredients kanina. Ayan po, same wok po ang ginamit ko. Inantay lang po natin medyo mag-brown yung luya. Yan po yung kalahati nung ginamit natin kanina kasi kalahati ay sinama natin sa pagbabad. Ayan, pag ganyan na po, ilalagay na natin yung sibuyas at saka yung bawang. Pag transparent na po yung, nag-change na po ng kulay yung
onion, saka po natin ilalagay yung garlic. Ayan po, nilagay ko na po yung garlic. Maganda po kasi, ginigisa muna yung mga spices natin kung magagata tayo para po lumabas lahat yung real flavor niya bago po natin ilalagay yung gata. So, ayan na po, pag nalagay na po natin yung bawang, isunod na po natin itong na-fillet natin na pagi. Ayan po, yung pagi, inilagay ko na po yung pagi. Ilalagay naman po natin yung paminta. After po ng paminta, ang isunod po natin ilagay ay yung ginayat natin na siling haba. Bali, ang paggayat po niyan ay nasa 1/3 inch lang po ang kapal. Ayan po. And haluin lang po natin. Ang sunod po natin ilalagay ay yung gata. Ayan na po, nilagay ko na po yung gata. Tapos, ang isusunod po natin ilalagay ay yung 1 tablespoon of rock salt. Yung pong salt, i-adjust nyo na lang sa panlasa nyo kung hindi kayo masyadong mahilig sa, kung gusto nyo medyo matubang lang ng konti, medyo adjust nyo na lang or dagdagan nyo na lang. Depende na po sa panlasa nyo yan. Ayan, ayan lang po. Since luto na rin po kanina yung fish fillet, 10 minutes lang po ang kailangan dito. Medyo papalutuin na natin ng konti yung gata para po mamaya bago natin siya i-plate. And antayin lang po natin siyang kumulo bago po natin ilagay pag kulong-kulo na po ay yung malunggay. Yung pong iba pang mga gulay na pwedeng ihalo dito, aside po sa malunggay, pwede po kayong gumamit ng upo. Yung upo, pwede nyo po siyang i-slice into dice, yung maliliit lang na pagka-cubes, or pwede din po yung labanos or radish sa English. Yun po ang pwede nyo yung alternative na ilalagay dito po sa kinunot. Pwede rin po pala yung stock ng kangkong, di ba? Panagsisigang kayo, yung mga leaves, pwede nyo pong gamitin sa sinigang. Yung pong katawan niya, pwede rin pong gamitin dito sa stock. Ang pag-slice din lang po ay per round, katulad po kanina ng ginawa natin sa siling haba. Ayan po, ganyan lang po kalalaki din. Kung ang ihalo ng ay kangkong, ganyan lang po dapat ang laki niya. Ayan po, since kulong-kulo na po siya, i-add na po natin ngayon yung talbos ng malunggay, ay yung mga dahon ng malunggay. Ayan, pakalagay po, haluin lang po natin, alalay lang po sa paghalo para po wag pong malamog yung mga flesh ng pagi. Ayan na po ang itsura niya, pakahalo natin. Then after 1 minute lang po, pwede na po natin siyang i-plate. Ayan na po yung itsura ng luto ng kinunot or yung pong stingray in coconut milk. Ayun na po, bali 30 minutes lang po ang kailangan natin para po tayo makapag-prepare ng ganitong meal. Okay po, let's eat! See you next time! Bye!